Good morning po sa inyong lahat, mga kabayan, mga guys. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. So, huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa taas kasi binigyan na naman tayo ng panibagong umaga. So, yun. Ingat-ingat po tayo palagi. So, ngayon, i-inspectioning ko yung cooling tower. Kung natatandaan nyo yung mga nilinisan namin na tangke saka yung mga kinabit na motor. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung kung ano ba talaga yung cooling tower dito. Papakita ko sa inyo yung pinakaloob niya, yung pinakataas. Kasi ngayon may mga tumutulo na tubig sa baba. So papakita ko sa inyo yung kung ano ba yung operation niya, kung bakit siya lumalamig. Ayan, nandito siya. Nandito ako sa ayan, sa loob. So, aakyatin natin para makita nyo yung ano, yung design niya sa loob. So, andito na po ako guys sa sa pinaka-loob niya, pinaka-baba. So, ito yung pinaka-baba niya, pa-sliding yung flooring niya para yung pagbaba ng hangin papunta rito sa baba. Kung titingnan nyo, yan po yung taas niya. Ayan, no? So, akyatin natin kasi may water leak. Ayan, tumutulo siya rito. So, masisira yung flooring pagka tuloy-tuloy yung tubig. So yun, akyatin natin dun sa taas. So, andito na po ako guys sa taas. Ayan, kung makikita nyo, yan yung sildik kung tawagin. So, para siyang karton na matigas. So, may design siya. Pag akyat ng tubig dun sa taas, dinidistribute niya dito sa lahat ng parte ng sildik kung tawagin. So yan, may butas siya, makikita nyo yan. Para dyan pumasok yung hangin, pagpasok dito sa loob, malamig na siya dito sa kinakatayuan ko. Papunta na sa baba yung lamig niya, yung natural na lamig niya, hangin lang yung nag papalamig yan. So babalik naman siya dito sa baba yung tubig. Yan, may pinakasahod siya. So doon nagkakaroon ng leak. Yan o. Kasi may kalumaan na rin siya. Meron na rin mga leak. Yun, pagbalik ng tubig dito, so babalik ulit siya doon sa tangke, doon sa labas, doon sa nilinisan namin. Tapos itutulak ulit ng motor papunta rito. Kaya pagbalik doon sa tangke nito, malamig na yung tubig. Yan, bali apat na side po siya. Yan. Apat na side. Yan yung ano, yan yung pinaka forma ng cooling tower kung tawagin, o desert cooler. Kung natatandaan niyo nung mga unang upload ko, may nilinisan akong desert cooler pero maliit lang yun. Yun, oh, ganyan po yung kataas. Ito naman mas malaki siya. Parang pinaliit lang yung desert cooler na maliit. Ito naman yung malaki. So yan, bali yan po yung desert cooler o cooling tower kung tawagin dito. Yan. Napakatipid niya kasi isang motor lang ang ginagamit niya. Maliit na motor lang. 1/2 horsepower o 1 horsepower lang gamit niya. So, yan. So, baba na tayo. Patayin ko muna yung motor para ma-repair itong leak na yan. Kasi masisira yung flooring dun sa baba. Ayan, oh, makikita nyo. Tuloy-tuloy yung tubig. So, lagyan muna namin ni Master Plumber ng silicone pag natuyo. So, yan po.
So, yun po guys, yung cooling tower dito. Naglilik doon para ma-repair namin. So, yun po guys. Sana nakakuha kayo ng knowledge. So, usually, alam ko naman, hindi naman ginagamit sa atin yan. Dito lang yan sa Middle East o dito sa Saudi. So, bali, sineshare ko lang yung mga tinatrabaho namin dito. Mga mini-maintenance namin dito. Although, wala naman talagang ganyan sa atin. Hindi ata applicable yung mga ganyan kasi sa atin mga aircon yung ginagamit. So yan dito, para lang makatipid yung loob ng hotel, yung pinaka courtyard niya, pinaka tambayan. Kasi yung mga room naman niya, tigi-isa naman sila ng aircon. So bali yung courtyard lang niya yung pinapalamig ng natural cold kung tawagin. So yung mga ibang area naman dito, puro naman aircon yung ginagamit. So yun, napakalaking tipid po niyan nung water cooler na yan o desert cooler. So yun lang po mga guys. Bali na i-share ko lang sa inyo kagaya ng sinabi ko. So ingat-ingat po tayo palagi. Saka God bless. So kita-kits na lang po tayo sa mga susunod kong video. Saka maraming salamat po sa mga bagong subscriber ko. Yun, nagpapasalamat din po pala ako kasi abot ko na yung 1,000 subscriber na required ni YouTube. So, hopefully, makuha ko rin yung 4,000 watch hour niya para ma-monetize yung channel natin, yung channel ko, channel namin ni Master Carlos. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga bagong subscriber. Saka mga kaibigan sa YouTube world o YouTube family. Shoutout po sa inyong lahat. Siyempre sa mga kaibigan ko, sa mga pamilya ko na sumusuporta sa channel ko na nagugustuhan nila yung mga ginagawa kong video. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at keep safe palagi. Yun lang po. God bless po sa ating lahat. Thank you.